Sige, so sugod na dire sa first problem na to. Anyway, na naman yung mga answer key na tampan. So sa problem 1, two ships leave a port at the same time. Dabutan lang ito ni David. So one ship sailing in the direction of north 23 degrees east at a speed of 11 mph. And the second ship sailing in the direction south 67 degrees east at 15 mph. Approximate the bearing from the second ship to the first 1 hour later. So, ka-recall pa man eh. Ana, sa inyong surveying, unsay pasabot sa north 23 degrees east. Pasabot ana kay gikan sa north, move 23 degrees padong sa east. So ideally no, mag-draw lang tag mga cross-cross aninya. So, ana. So, butang ta lang, this is ship A. Ana, ship A na nato. Nag-move daw siya in the direction north 23 degrees east. So, after approximate nga, kani, muragingan niya ang movement. So again ha, gikan sa north niya, move tag 23 degrees padong sa east. So kani din na siya. Pero wala. 23 degrees. Na, okay ra? Agree ra? Yes, north 23 degrees east. Then ang second ship ko no, sails in the direction south 67 degrees east at 15 mph. So, dahil na ito ang color lang sa second ship. Na. So, ang second ship, south, unsa to? Back. South 67 degrees east. For a while. Tugutan ta lang, mura siya. Tingani. Nga to mas patasun, nga naman. Mas paspasman mo travel ang ship 2. No, kaysa sa ship 1. Ato lang i-exaggerate ang lines mo na to. So, gikan sa south, move tag 67 degrees padong sa east. So, one is siya. 67 degrees. Okay ra? Agree ra? Now, ang speed ko no sa first ship, ang kanang naka-violet na muna siya A. Yeah, ang kaning naka-red muna siyang ship B. So, ang speed man ko no kay sa ship A kay 11 mph man ko no. Yeah, ang speed sa ship B 15 mph. Ang pangunta naman, approximate the bearing 1 hour later. So, kaning 11 mph, multiply na itong 1 hour, iyang na-travel, pila man? 11 miles, no? So, kini siya nga distance, 11 miles din eh. Ah, katulibot ang speed na niya. Pero basically, ang speed niya, mawara po ang equal na siya sa distance. So, kani siya, 11 miles. Na, niya kani siya 15 miles. Ana. Now, unsa gani na ang bearing by definition? Di ba measured na siya from the vertical axis? No, ang uban kay nalimot na. Ato lang ning isibogod. Tara lang ganda siya. Ano? So, extend lang ko ning line para. So, atong ganan nga angle, dire, mama ni ang final point sa ship A. Kana. Atong ganan kwaon, pwede mo ito mag-connect og line, dire. Padong, dire sa ubos. Kana.
So muna siya itong ganaan sulbon ni angle. For a while. Nag-alay lagi din. Nakalay move din. Edit lang. Kana. Ah, pwede rapod. Dire lang ta mag-draw cross sa ubos. Depende rin ninyo. Kana. Dire lang ko. Kaya pumunta naman tayo no, kay bearing from the second ship to the first. Dili man first to the second. Kanide ang asindot. Ah, tantawan lang ko ni. So para ninyo, unsa may una ideally, una solve na to ana. 67 man ino. Kani 23. So what if ko ana ko ang angle in between na? Pila man na? 180 minus 23 minus 90. No. Ako lang pakita po sa calculo. Ah, 180 minus 23 minus 67. So, ang angle in between na nila, 90. Meaning, right triangle din yung naporma na to. Essentially, no? So, utangan na lang kong sign nga perpendicular din na siya. Now, how much is this angle? Pila mo na ang angle? Kining sa ubos. 23. Nga naman. Kay 23 man ino. Kani ba? Kaning angle is 90 minus 67. 23. Nya, with respect to the horizontal man na. So, this must also equal 23. Kana. Naun sa isunod na to kaon? Kanang solvable ng angle. Di ba? Solvable ni siya. Zoom ka. Kana. Kini, solvable man eh. Agdira, nga solvable na. Ang sa itong button, right triangle man eh. Nya, natay opposite nga side sa atong reference angle, naputay adjacent nga side. So, ang sa itong gamiton? Tangent. No, opposite over adjacent man ang tangent. So, nga nila tanig theta. Therefore, tangent theta equals, kung sa opposite niya, again no, ang 11. And then divided by pila? 15. Pero again na, ang kanang speed niya, dili naman ang distance ha. 1 hour lang iyang gitravel. Kung 2 hours pa na iyang gitravel, mat 22 na ni. So ako lang i-note lang ako diri nga. 11 miles gikan sa 11 miles per hour multiplied by 1 hour. Na lang, para ma-clear lang na ito ang panana. So, pila man ang value sa theta? Kuha na ito ang arctangent, ano niya, no? So, arctan of 11 divided by 15. 36.25. Pero, ato daw kuhaan siya na naka degrees minutes. Ang result kay 36 degrees 15 minutes. Kaya ang ato magong, ang namugod sa choices ano nga time ni gawas, naka degrees minutes po ang iyang given. So, buta na to. 36 degrees 15 minutes. Na atong ganahan nga angle, di ba, ang bearing mano, ang bearing is measured from the vertical axis. So, kanina itong ganahan day. Itong kolora green. Naman niya itong ganahan. So, di ba, obtainable na siya. Naman tayo theta, kabaw po taan yung 23 degrees. Niya dapat, ang sum ano nila ta na 90 man kay perpendicular man eh. Therefore,
To get this angle, ganda na to bearing man, beta na lang ko na. Na beta. So beta equals 90 minus 23 degrees minus 36 degrees 15 minutes. Na. Na ako lang gud pagamyan kana. Calculator murag dako ra kay dako. So pila to? 30 degrees 45 minutes. Ya, iyang direction. Gikan sa north no. North ni sibog tagamay padung sa west. So mo na ang atong answer ni kay ang bearing is north 30 degrees 45 minutes west. So mo na ni atong answer. Ana. Pero og inyo pa ning gilooks fam, pwede na mo din na mag-draw. Makadungog kay mo shape 30 degrees 45 minutes. Dito din circle din. Mo na style sa MSTE. Nawagta ang integrity gamay tungod kay di kayo nindot ang mga questions nga gipanghimo sa examiner ba. Yan. Kani ko no. Medyo kote-kote ni. May 2022 niya, so recently lang, basig mo balik sa inyong time ba? So a geologist took measurements at two points, B and C, 928 meters apart. The angle of elevation from B to the top of the mountain A is 47 degrees 10 minutes. So what if mag-draw na lang ko na ta while gabasa ta ba para atong ma-interpret ang problem? So, nakuno yung two points, B and C, 928 meters apart. Nawala, gingo no, kung vertically ba na or horizontally. So, atong i-assume nga, kuha na siya nga distance, inclined na siya nga distance. So, butang tala nga, nakoy point C, dire. And then, nakoy another point, B. Now, gingo man daw nga, 928 meters apart. So, mo ni siyang distance. 928 meters. Sunod, the angle of elevation from B to the top of the mountain A is 47 degrees 10 minutes. So, natin yung mountain din, no? Nga portion sa right side sa B. So, butang talang, ang top sa mountain nasa mer dire. Na, assumption lang tana. So, this is point A. So, we can connect a line from B going to point A. Now, ang angle of elevation, measured na siya from the horizontal. No? So, 47 degrees, 10 minutes mo na. So, dirita sa B mag-refer, no? So, if mag-draw tag horizontal line dire, mo ni siya ang 47 degrees 10 minutes. Okay ra? Agree ra? So, kaning A ha, mountain na. Assume nila na ito, mo ni ang slope po sa mountain. Sunod, the angle of elevation from C to B is 8 degrees 40 minutes. Ang puta, naasa na siya. Mo ni ang point C, mo ni ang point B. So, ang angle with respect to the horizontal, mo ni siya, 8 degrees, 40 minutes. So, draw tag line dire from point C. Na, horizontal nga line. So, 8 degrees ni, dayon 40 minutes. So, manan, na-clear na ta ni, ito dire nga statement. Ito lang underline na. Nya sunod, the angle of elevation from C to A na pod is 32 degrees 30 minutes. So mo man ang point C, kini ang point A. So essentially, if mag-connect kog line dira from point C to point A,
kanina siyang angle ato makuha. So extend lang ko ni nga line pud ta. I-extend ta na. So kanang 32 degrees 30 minutes mo ni siya. Angle of elevation from C to A. Kanang tibuok. 32 degrees 30 minutes. It is known daw that the elevation at sea is 1537. So above the datum line, kundi niya siya, no? 1537 m ang elevation sa sea. Ana. So kung di ka kabaw mo drawing ani, wala gid kay ma kuha na. Blanco na. Muna ang uban again, it looks sombra. Pero mas mayo kabaw jud mo sa fundamentals. Na, so sa may approach niya na, ang kailangan ninyo makuha nga distance, kabaw maka sa elevation sa C, ang pangunta naman, pila ang elevation sa A or ang elevation sa mountain? Kani, elevation at A man yung pangunta na. So atong kailangan gid nga distance, essentially, kay kani nga height. Kana. Kailangan tana. Pero para makuha na, daghan kitag button. Daghan pa tag button before na nato makuha. So, unsa itong pwede nga approach, ani? Asa man mo mag-ganan magsugod nga triangle? Unsa may pinakasaya na ni, kung dili ta mag-draw vertical lines dira, dili sa mo makakita sa relationships. So, atong button, ipang-extend lang taning lines niya. Kini, atong extend ni. Padong diri nga point. Ana. Then, di ba, pwede po ko mag-draw o vertical line diri. Ana. Nya, essentially, kung mag-draw o vertical line dira, pwede man ko ni makuha kadi nga distance. Ngan lang daw na to y. Saan mapagkuha sa y? Kani atong tanawin nga triangle? Kini nga triangle. Ana. So, given na angle nun, na siya angle dira, 8 degrees, 40 minutes. Agree ra mo nga, kani nga distance, equal ra na ni? Agree ra? Agree. Nya, kani, tanaw din nga triangle, kana nga triangle. So, kabaw man ta, 28 yung hypotenuse. No. So, unsa man ta nato pagkuha ni? Diba, that simply, ako na lang pakita ang solution yun. So, natay hypotenuse, atong ganahan, ang opposite niya side. So, gamitan na ito, sine theta. So, sine theta. Kana. Kung sa opposite man sa angle, ako ibotang ha. Ako na lang ibotang. 8 degrees, 40 minutes. Kana. Ang opposite nga side is y. Kana, y. Mo ni yung y. Then, ang hypotenuse, 928. So, pila may value ni y? Kung ano, 928 niya sine. Kaasam doon. 928 sine 8 degrees 40 minutes. Pareho ra? 139.84? Na. So, mana ni ang y na to? Meters. Na. So, kaba na ta sa y? Sa sunod, nga para ninyo, pwede na to makuha. Agree mo nga, pwede ta ni makuha? Kani siya nga distance? Na, pwede mo ta na makuha, di ba? So, unsa atong button? Cosine atong gamiton sa dana, no? Ngan na natatanig x daw. X. Kana siya nga distance. So, cosine 8 degrees
40 minutes equals adjacent over hypotenuse. Ang adjacent nga side, ang x. So, x divided by hypotenuse, 928. So, pila ang value sa x? Pila? 970? 917. 0.14? 40. 4 na lang. Ana. So, nakuha naman tani. Mo ikaw na ano kay daghan kay kag tanawonan. Kirit na. Pwede, kaning dako nga triangle atong tanawon o kaning naka-purple muna sa atong mga tanawon. So, asa man ta magsugod? Sa purple lang sa ta kay medyo masayon sa tanawon. So, kaning nga distance, kaning gayang horizontal nga distance, ngan lang ato, unsa may nindot nga variable? D. Nalang, D. Nya, kaning nga distansya, ngan lang ako small h lang. Kana. So, kanina ito tanawin, kanang purple nga triangle. Kung sa atong relationship nga mabuhat. Diba, natay opposite nga side sa reference angle, nabutay adjacent nga side sa reference angle. So, pwede ito magamit og tangent nga function. So, atong button kay tangent of 47 degrees 10 minutes equals opposite h, small letter h, adjacent kay d. No, notice nga duha itong unknowns. So, kailangan pataglain equation para masolve na to ang duha ka unknowns. So, ito nang tanawin, kaninang tibuok na triangle? Kana, kanang tibuok. So, sa itong ma-forma nga equation, ana, ang angle niya, 32 degrees, 30 minutes man. So, we can say nga, yan eh, tangent yapon, ako na buta nga, ang purple ni nga triangle, purple then, kani ang largest. Largest ka na. So, tangent of 32 degrees, 30 minutes, equals, unsa may adjacent nga side niya? H. Ang adjacent nga side kay? H plus Y. Ah, opposite tayo. Ang opposite. H plus Y. Sakto, no? Pero ang Y, nakuha man na ito ganina. No? So, H plus pila man? Kani, 139.4. Dayon ang adjacent nga side unsa man? Again, ang purple nga triangle o ang largest nga triangle. Ang adjacent nga side kay x plus d. No. So 917.4 plus d. Now, ang ato ramang interest dire kay ang height man. So, atong i-express lang ang D in terms of the height. So, ang may tabo,
Ayan eh. Diba, H equals tangent. Tangent 47 degrees 10 minutes. Then multiplied by D. Ay, sorry. Ang H man day ang kailangan na to. Express na to ang D in terms of H. Nabali. So, kung D, in terms of H, we have D equals, cross-multiply lang na, ibailo lang ninyo ha. So, H divided by tan 47 degrees, 10 minutes. Na. So, kanang D diri sa ubos, ato ilis din. Balik, atong final equation na ni kay tangent then 32 degrees 30 minutes equals H plus 139.4 divided by 917.4 plus H over tan 47 degrees 10 minutes. Na, so pila man niya ang H ani. Again ha, sa kanon dugay ang processing ani. Nga naman kay ang atong ano naman sa denominator. So ang ideally ang buhaton ninyo kay i-multiply lang na siya sa tangent 32 degrees 30 minutes. Nigawas na sa kalkyo? Nigawas na sa inyong kalkyo? Pila man ang H? 1087.92? Or 90? Pila man? Kung nag-store ka sa values, mulay po na siya. Anyway, no. Yan yun yung pag-type ha. I-cross-multiply lang. Bale, 917.4 plus x over, bilayin nyo na ka, 0.13. Ako lang yung input balik nila. Ano? Then times 10, 32 degrees, 30 minutes. Equals, kanina lang sa numerator. I-cross multiply naman na ito. So, as much as possible, dapat an-announce niyo nara sa numerator. Uy, wala na yung lagi. Ako yung self type. X 917.4 plus X and 47. One na ilagay ito ni Gawas? Log 32, sir. Asa? Multiply kasi sa mga H over 2. Ano eh? Ay, niya ako kalikyo. Ina na lang. Kato na lang, pila to? Point pila ni dapat? 0.13. Na. So, di ba ni mga itong ipangita ha? Ang pangunta naman, elevation at Aman. Now, nanamata elevation sa C, 1537. So, dapat, lasan pa ta na sa H niya, plus Y. Pwede rin eh, wala na ni. Ito, tama na lang ko din ano. So the elevation at A equals gikan sa 1537 ni saka ta. Ni saka tag y nga pila gito?
ang y kay 139.4. Yan, nisaka pagita sa katong height sa mountain. Height sa mountain kay 187.13. Ako lang ibutang ang libis dire. Na niya, kanin siya 139.4 m. Pila man ni, total? 2763.53 meters. Sumana ni siya. Niligas lang guro sa decimal kay basig ang pag-round off sa kuna ni i-solve sa libro. Sige, so cast yung time no. Pero anyway, ka board exam di naman magsuot anak, calculate na lang man tanan. So kani makakarinig 3 minutes, 3 minutes to 4 minutes max. Hey na pod. Near Karkar City, Cebu, there is a large triangular plot of land bounded by three straight roads, which are 855, 870, and 975 yards long, respectively. The owner of the land told me that he had decided to sell half the plot to a neighbor, but the buyer had stipulated that the seller of the land should erect the fence, which was to be a straight one. The cost of fences being high, my friend naturally want the fence to be as short as possible. What is the minimum length the fence can be? So, kanina problema, so just sa pin geometry, pero continuous yun ang solution na ni. Ang itabo lang na sa geometry nga subject, gipang derive na maganda. Basta na yung mga questions nga, minimum length sa fence, na kay mga formulas nga, pwede na nimo i-directly apply. Pero ang tinod nga, nga pag-solve ni, maxima minima gini nga problem. Imo gi-minimize ang perimeter. So, pakita na tamo unsay ma-apply na to nga kana niya formula. Asa ta? Dara. Ako check up ila tay answer ni. Ang answer kay 600 yards. So, mani itong ma-apply nga derived na nga principle. Tumihan lang tayo. So, the minimum length x that will terminate at two longer sides A and B, muna siya itong formula nga pwede magamit. Now, ang may tabo maganda na, kanina line, kay ma-divide ang area into two. Kaya diba, ang gingaman diri kay, asa to, decided to sell half the plot to a neighbor. Now, diagonal gina siya, ang imong cut dapat. Nga naman, pwede man imong ma-divide ang triangle. Isa mo, nakay triangle, no? Pwede man imo siya ma-divide by drawing a horizontal line. Example, kaninga line. Ma-divide naman na nimo ang area na. Example, kaninga area equal sa kanang babaw nga area. Pero basta naka-horizontal kanina siya, taas na siya, dako na siya ang iyang perimeter. Diagonal yun ang pinaka-efficient. Wala na importante nga concept dira. Pero kung mag-maximum minimum mo, makita ka sa ninyo nga na ninyo. Na. So, atong ipang label daw, ang atong distances direct. So, ako ang gano'n, no? 855, 870, o 975. So, for a while lang. Taning, alam taning, 855 niya siya. Then, kani, 975. Kanila akong pinakataas nga side kay kung magtanaw ka sa triangle, murag kanin mo po tayo yung pinakataas.
Then ang usa, 870. Na. So, muna niya itong i-apply nga formula. Na, x equals square root of 2 times s minus a times s minus b. Ato sa i-label ko, no? Unsa man yung a? Ang a kay 870 meters. So, 870. Ang b kay 975. Yan na. Now, sir, unsa ang pagkabaw kung asa ang a ug b? Notice nga, ang kaning atong gidraw nga x, kanaging line nga x, parallel siya sa 855. So, kaning 855, dili na ito gamitan. Mora na siya yung concept na. Now, unsa yung s, sir? Na-discuss ni sa inyong GenMat? Oh, GenMat. MMW, right? Nani, wala. Ang meaning sa s kay semi-perimeter, half sa perimeter. Muna, a plus b plus c divide of 2. Ito lang butangan. Yeah. Semi-perimeter. Again, half sa perimeter. Total. So, pila man ang semi-perimeter? Ang value sa a, add lang natin ang sides. Muna man na yung perimeter. So, 975 plus 855 plus 870. Pwede rin natin magsunod ha nga. Yung module na a plus b plus c. Kay maski pag magbali na, same raman ang result. So, divide by 2. Pila mo niya ang total niya? Pila? 1,350. Again na, ang side nga parallel sa x, dili na ito gamitan. Ay, kana, ang 855. Muna wala siya sa kaning a o b nga gigamit rin. So, ang value dahil sa x, kay square root of 2 times s minus a o na. So, 1,350 minus 870. Dayon, s minus b, 1,350 niya, pila itong b? Diba, 975. So, minus 975. I-check daw, 600 ba? Na, 600 ba no? Ang unit kay? Oh, yards din yun, no? Na-meter na ko ganina. Yards din dapat. Na. So, ang problem, plug and play ra. Kung kabaw ka sa derivation, pero kung wala ka kabaw, alkansin na kay ka. Magmugna-mugna na lang ka sa choices. So, importante yung diri sa MSTA kay paspas mo makamemorize niya, di na ganyan niya malimutan. Anyway, inika-review ninyo boards. Kung tanong nung bisa sa formula, makatubag naman mo na. Pilay volume sa frost of vacuum, automatic na natin. Makuha na ninyo. So, taas-taas masagot ang statement sa problem. Kaya yung number 5, medyo lingaw ng number 5. Ambot og may tagmoman na taron. So, kanita number 4 ta. Na lang. Kamo na lay pag-calculate kay dihang akong calculate. So the angle of elevation of the top of a building from point A on the ground is 24.2 degrees. So ato i-draw ato building. Ana. So na kuno yung point A sa ground. Assume lang ako, nga na, Adri. Point A. And the angle of elevation padong sa top sa building is 24.2 degrees. So, mamani ang top sa building. Na, ah, sorry. 24.2 degrees ko na.
from point B, which is 45.5 feet closer, the angle of elevation is 38.1. Ang buta na, asa ang 44.5 feet, ana? Gikan dere or gikan dere? X. Asa man? X. Andere? Or ang saban? Yes. Forty-four point five feet closer. So kanina, nadire ang point B. Kani ang 44.5. Ana. Ano man kay mas duol man ko na siya by 44.5 feet. So sibuk kadira. Muna mas buta ko pud ang angle of inclination. Di ba 38.1 mas buta ko sad ang angle man ani. And nidool man siya. So, kini siya nga line, padong dira, 38 degrees ni siya. 38.1 degrees. Okay ra? Agree ra? Apukta na, what is the height of the building? So, pila man ka-triangle sa itong maporma ni? O sana, duhano, kaning green, o kaning purple, kana kanang dako. Now, what if i-label ko ni as X? Mas kuan na ni. Masayo na ni na problem kaysa itong sa babaw. Niya ang concept running nga gigamit kaya pareho na itong sa babaw nga problem. So, label ko ni as X. Niya ang height sa building, i-label na ko as Y. Or H na lang. Na. So ato na tanan nga triangle kaning masayon lang sa kani. So para sa kanang triangle we have tangent of 38.1 equals opposite over adjacent. Unsay opposite aning angle? I mean side. Di ba ang h no? Ang adjacent niya ang x. So h divided by x. Then sunod kani atong tanan, kana nga triangle, kaning dako. Ana. So, tangent of 24.2 degrees equals H gyapon, di ba? Divided by 44.5 plus X. Kani man ang tibok niya, no? Nga adjacent side. Okay ra? Agree ra? Ana. So, H man itong ganaan solvon, i-express na nato ang X in terms of H. Muna siya ikuha na dyan. Kung ganaan ka, automatic siya ba? Kaya kung una ni mo solvon ang X, mataas na yung process. So, ito na lang niya siyang imuong X equals H divided by tan 38.1 na. So, kani, i-substitute na ni sa expression direct. Na, ilista na ito siya. So, atong pag-input na niya sa calcio, tan 24.2 times 44.5 plus h divided by tan 38.1 is equal to H. Yan na lang. I-cross multiply ako ng 44.5 plus X sa pika side. So, pila ni ang H na to? Pila? 20.24? Feet, sir. Feet din, ano? Yeah. 46.9 lagi, ni. Pero meter.
Ay, pero kung i-times na mo 3.28, i-times na ni 3.28. Hindi, gapo na. Ah, sakto. Ah, mo na. Meter man. In meter man din ang pumatahan ni. Wala gingo, no? Ako lang na ibutang. In meter. So, di ba, i-convert pa tani. Feet pa man na itong answer. So, 20.24 feet. Pila man ka feet ang 1 meter? Di ba? 3 point... Ay, sorry. Ang 1 feet kay 3.28 meters. Ano? So, cancel ang feet. Pila ni? 40 point... Pila to? Kanan sa proposer pa kay... Asa-asa ni? 26. Oh, diretso na na. Oh, katong H dito sa umpaw. Oh, dili ni 20 by 24 day. Dili. Oh, yun yung timing lagi sa sakot. Oh, feet eh, ni. Feet ni. So, 46.9 yung nakwadridaan? Yes. Ah, okay. Dili ni 20 by 24. 46.9. Yan na. Ah, basing ako rin na sa'yo, kung retype ano eh. Na meter na ako, feet na eh. Na. Wala, 5 minutes na no? Di ni makaya, taas kini. Pura 20 minutes yung problem ko, kung i-discuss siya. Pero kung kamo na yung mag-solve, kaya dali na ano. Sa may sense ayun na ni. Eh, number 8. Number 8 na lang. Ako sa ulbutan ng notes na. So, kanina na lang, isuot na lang ako sa kilid. Ay. Ayan eh, copy na lang. What is the equivalent of 630 degrees in the centesimal system? So, ito magamit, ana, kay kanina concept. The units of angle. Ay, type lang ko, B. Type na lang. Tinigay lang. The units of angle in the centesimal system is grads. Di ba, ang inyong nafamiliaran ra, degrees o gradients. Pero na po tayo kitawag na gradients. Yan na. Grads. So, unsay concept sa grads? Basta, dire ka sa grads, ang 90 degrees is equal to 100 grads. Yan ara. So, tisingin na ninyo, saan man ninyo pagkuha ang 700 grads na answer nila. Ay, sorry, dili na 100 degrees. 100 grads ra. So, notice nga, ang gihatag sa ito, 630 degrees, no? So, dapat kani ang nasa denominator kay para makancel ang degree nga symbol. So, 630 degrees multiplied by, again, ang 90 atong ganan nga nasa ubos, nga naman, para makancel ang degrees. No, grads na lang mabilin. Yeah, times 100 grads. So, equals 700. Kung na yung mga ingani yung question na, kanang one-liner ba? Pero kung wala ka kabaon sa ng grads,
O, mo na food na, agi pong ka. 35% try mo chance nga makasakto. Na. So, mas delikado ning ingani nga naman. Kay, murag kung magtanaw ka one-liner nga solutions, dili biya ka mag-looks pa man na kay, kanang muburo mag-ini, kanang ako man i-looks pa. So, kani mga tag-as nga problems, muna kasagaran ang i-looks pa. Delikado lang ni kung mubo nga problem niya, di ka kabaon saon. So, mula na akong ma-wanin niya po, kamanay mag-review. Kalingaw ito na ninyong 5 o kaya ba ninyo? Assignment lang ba? Number 5 lang. Kaya kaninga problem alone, magwago naman gamay. Kaya nga problem? Ay, lahi lang.